sarap. Malamot naman eh. Wala tayo mabarin sana. Sana nakikita niyo yung bilis ko, no? Pahinga muna guys. Times, meron pa rin namamaril, hindi natin alam. Dati na ako makita mga camera, hindi ko alam kung saan ang camera dito. So this is a long vlog. Samahan nyo lang ako sa aking hindi ata nakapagbit na maayos ang bike ko. Santo Tomas. Sana wala nang uhuli, sana wala nang uhuli, sana wala nang uhuli. Sana okay yung audio. Magkano nga yung wait lang ah, parang kung nasaan yung tanong. Magkano? 40? 41 tama. Salamat. Pag ganito ang oras may namamaril pa? Pag ganito ang oras may namamaril pa rin? Mga overspeeding. Okay. Pag ganito ang oras may mga viewer pa. May mga viewer pa rin. Sabi ko, wala, buti wala nang harang sa akin eh. Diba boss? So ayan, narinig nyo na sa kanila. So kahit gabi may namamaril pa rin pala guys. So
huwag nyo nalang gayahin yung ginawa ko. Maswerte na lang tayo at wala masyadong nang ispat ngayon at hindi tayo nakachambahan. Maganda lang yun, na-try ko yung top speed. So as of now, ang kaya ko palang gawin kay NK400 is quite okay. Pwede na. Gusto ko lang naman matry kung hanggang saan yung talagang sagaran niya. Pero I would recommend yung talagang isasagad niyo na babaran. Kasi hindi talaga, hindi siya ano. Ay puta. Sorry. Hindi siya ganun ka acceptable, guys, para sa akin. Uy, kaya to, i-fake ba to? Benelli 502C, parang yun yata yun, Benelli. Yan ang pangit dito sa Santo Tomas eh. Santo Tomas exit. Malubat. Before mo makita, ano ka na? Tama ka na. Doon lang banda yon sa may bandang exit ng Santo Tomas. Doon malapit yan eh. So guys, don't do this at home ah. Yung mga ginagawa ako, kasi hindi mo na lang nagagawa ito sa bahay nyo eh. Woo! Actually may vlog ako kasama yung mga South owners, NK South owners. Nag-ride kami papuntang San Pablo and dumaan kami dito. Medyo marami ding mga speedruns pero wala, hindi na video na maayos kasi medyo hindi okay yung audio ko noon. Yun yung panahon na sira pa yung audio ko dahil sa bagong bili ko lang nung GoPro mic adapter. And yun nga, tapos hindi pa maayos yung camera. Medyo ano yun eh. So, pero ngayon siguro maayos-ayos na rin naman. Although napansin ko kanina, hindi pala nakasaksak na maayos yung mic ko, nakakainis. Oof. Hopefully hindi naman. Hopefully hindi naman tayo ma chidok, what you call that? Hopefully is may maganda namang kuha. So guys, yun lang for the short vlog ng aking speedrun dito sa Star Tollway. So if i-compare nyo siya sa North Luzon Expressway, wait lang, medyo hawigin sila ang concept. Kasi medyo onti lang hinadaan dito sa Star Toll, unlike S-Lex na talagang crowded na. But if you compare nyo naman sa security and then sa restriction sa speed, mas mahigpit dito sa Star Tollway guys, kasi mas bantay sarado nila yung mga nag-overspeeding dito. Unlike sa NLEX, although meron din naman, marami din namang nahuli sa NLEX, dito medyo hindi ka ganun kalaya sa pagpapatakbo pagka mga high speed na. Pero tsambahan na lang talaga, ganun naman ang buhay.
kung masiswerte ka na mahuli or hindi, eh wala tayong magagawa. Ito na, traffic na dito sa SLEX. Yun lang guys, gusto ko lang magpasalamat sa inyo lahat. Thank you for watching Blake 11 Motovlogs. Peace out. Everybody get your hands up.